Connie, sa paghahanda nga para sa paparating na bagyong ompong at sa dadalhin itong malakas-lakas na ulan, dala ng hanging habagat, nagkasigawan ang ilang mamimili at nagtitinda ng NFA rice sa Masinloc Public Market. Ang kaming namin dito, wala. Ang ano oras ang pumila? Nagpila kami doon sa kabila, hindi na ako pumila. Ang oras kang pumila? Alas 4! Nang? Nang! Hindi ba umaalis tapos babalik? Di napigilan ng ilang mamimili ang kanilang mga emosyon nang maubusan ng NFA rice sa kabila ng pagpila ng ilang oras. Umikot na sa buong palengke ang pila ng mga nagnanais makabili ng murang bigas ngayong may nagbabantang sama ng panahon. Anim ang NFA retailers pero isa lang ang nakaschedule na magbenta ngayong araw. Pero 20 kaban lang ang kanilang supply, hindi sasapat sa dami ng tao. 3 kilo lang kada taong binibenta. Si Esminia Sermenyo na iiyak na sa pila. Alalang-alala dahil 3 araw na raw siyang pumipila pero palaging nauubusan. Kaya ngayon may banta ng bagyo, alas 5 pa lang, pumila na siya. Maswerte namang inabutan siya ng supply ngayon. Pero nang i-anunsyong wala ng bigas, nagalit ang ilang bibili. Sana raw damihan ng supply para lahat nabibigyan. Ilang oras daw kasi silang pumila. Wala naman magawa ang mga nagtitinda dahil wala na raw talagang bigas. Nagpipigil naman ang galit si Lina Nabat. Ipinangutang lang daw niya ang ipambibili ng bigas. Sana raw ginawa na lang na tig 2 kilo o tig 1 kilo na lang ang bigay para mas marami ang makabili. Nagugutom na raw ang kanyang 7 anak. Napilitan tuloy siyang bumili ng 2 kilo ng commercial rice na 50 pesos ang kada kilo. Ayon naman sa NFA, sadyang limitado ang supply kaya by schedule na ang pagbebenta. Pero ang mga retailer nangangamba naman kung kailan ulit magkaka-delivery ng bigas dahil na rin sa bagyo. Samantala, Connie, nandito naman tayo ngayon sa bayan ng Santa Cruz, dito pa rin sa lalawigan ng Zambales, kung saan nagkakaroon na nga ng preemptive evacuation. Nag-iikot na ang rescue team sa mga critical na mga barangay para hikayati na ang mga taong lumikas. Ayon kay Santa Cruz MDRMO Vergel Misola, mas mainam na lumikas na ngayon dahil mas delikado ang mag-rescue sa kasagsagan ng bagyo o malakas na habagat. Binabantayan ang mga coastal barangays na may banta ng storm surge, mga low-lying areas sa binabaha, pati na mga upland barangays na delikado naman sa landslides. Malaki raw kasi naging pinsala sa bayan noong manalasa ang bagyong Lando. Yan ang latest mula nga dito sa Santa Cruz, Zambales. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran.